Taong 1936 nang simula ng konstruksyon sa New Bilibid Prison at natapos makalipas ang 4 na taon. Ang disenyo nito ay para sa 6,345 na preso lamang, ngunit hanggang noong nakalipas na Oktubre, may 29,204 ang nakakulong na halos 400% higit sa kapasidad. Ayon kay bagong Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang, may ambisyoso siyang pangarap para sa pambansang piitan. We will have a very imaginative, ambitious, but doable plan. Itong Bucor property, New Bilibid Prison, i-rename natin na Bucor Global City. Pauupahan niya ang lupain ng NBP na may lawak pang higit 350 hektarya. Ipapalis ko na to. 357 hectares ito. So sa 357 hectares, kahit 300 na lang, no, ang mapalis ko, kung sa 1 billion per hectare, no, for 25 years, sabawa, nirentahan mo to. Ano pala yan, ballpark pala. Nirentahan nyo to on the lease for 25 years, 100,000 kada isang parang lumalabas sa isang araw mga 300 pesos per square. No, pero 25 years na 'yon na rerentahan niyo. Yung mag-generate na income, 'yun ang paggagawa ko ng mga building. Marami at malalawak anya ang lupain ng kawanihan sa 6 na rehiyon sa bansa. Ayon kay Katapang, ngunit wala lamang silang pondo para mapagtayuan ang mga ito ng kanilang mga pasilidad. Ang pera na makukuha ng Bucor sa pagpapaupa sa Bilibid ang gagamitin sa pagmodernisa ng kawanihan kasama na ang kanilang mga pasilidad at sistema. Hihingin lamang anya niya ang suporta ng Kongreso para sa dagdag pang pondo. And then of course, kailangan ko ng strong appeal sa Congress kasi sa kanila yung first eh. Kung sana pwede, kahit every year sa appropriation, di ba, alam nyo naman yung AFP modernization, di ba? AFP modernization, parang 10 billion a year. Ako naman, ang inihingi ko lang for the next 5 years, 5 billion a year. Dagdag pa ng opisyal, hahati-hatiin naman niya ang Bilibid na kanyang pauupahan upang makilala bilang Bucor Global City. Aataduhin ko kasi, let's say 50 hectares for agro-industrial, yung para sa food security. May balak din siya sa iba pang lupain ng Bucor para pagkakitaan kasabay ng malawak anya na pagreforma sa kawanihan. Full speed ahead ako sa reforms, no? Hindi lang itong gagawin kong income generating. Lahat ng lupa natin na malalaki. Sa Iwahig, meron tayong 28,000. Sa Mindoro, may 8,000 tayo doon. Sa Davao, meron din tayo. Iko tayo doon, mag-iko tayo sa mga visitation natin. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.